na design. So, parang yun, yung inulit ko lang sa self ko, and then with ano siguro, with guidance din sa boss ko noon, yung parang naging mentor ko din siya eh. Sinasabi niya sa akin dapat matuto ako mag-trace ng bugs, ganun. So yun yung lagi kong pina-practice noon until may time na natuto na akong mag-trace kung paano siya i-fix, ayun. So yun, very happy ako that time. Ayun, bumili ako ng ice cream. So ayun, ano lang talaga, I think tiwala lang din sa sarili. Yun nga, yung sinasabi ko always is, ano, embrace failures talaga. Kasi, ano talaga eh, darating ka na sa time na beginner ka sa, ano, lalo na sa tech field na laging, ano, nagbabago, ever-evolving siya. So, yun lang for me. Embrace failure in production, no? Production. Lalo na pag ano, live data, no? Ayun, guys. Medyo fear yata si Kweden. Oh, yeah. Sino ang sasalo sa atin, guys? Bata-bata fix na lang. Moderator ka dyan? Alan Jess. Ayun, Dokli, may katulong yata dito sa chat. Si... Ay, nawala. Nakita ko ang katulong. Gusto na natin magtanong sa iyo, Dok. Ito pala. Nakita ko na. What is the best way to respond to people when they say they don't care much about their personal info being leaked? Good luck. Yun lang masasabi ko. Actually, yung buong Pilipinas ganyan eh. We don't care. Nalileak yung data natin, pati sa government. Parang na-leak yung PII, sabi nila hindi naman daw sensitive. I think kailangan masampulan eh. Like for example, yung mother ko, literally my mom, got scammed sa credit card niya. Doon lang siya naging conscious na saan ko ba iniiwan yung credit card number ko, saan ko ba iniiwan yung telephone number ko. Eh, talagang minsan, ano, you have to really suffer it. Eh. Pero yun nga, unfortunately, yun lang. Wala tayong data consciousness. Akala ko nga dati yung government parang nagko-cover up lang eh. Sinasabi, wala namang, di ba yung sa PhilHealth, wala, we went from no member data to 800 to 1 million to 13 million. Ngayon, 20 na. Sabi ko, assume mo na na-leak para wala nang ano, plan for the worst. Pero yun nga, parang akala ko dati they were just covering up. Pero feeling ko it's just ignorance. Talagang you just have to be conscious. It's a common thing dito sa mga OFW. Yeah, I think explain mo sa mga ka-colleague mo, Michael, na kunyari, yung cellphone mo sa Facebook, yun din yung cellphone mo sa bangko. Ay di kung na-hack yung Facebook mo, makukuha na rin yung bank account mo. Parang ganun. They have to relate it to something serious. Lalo na yung mga, unfortunately, yung mga medyo may edad na. They don't see it eh. Parang they see kasi the internet as a toy. Pero hindi nila nandun yung savings mo pala, pwede makuha dun. Yan. Hope that helps. Analysis paralysis. Awesome. Sorry, lumabas lang ako saglit. May nakita akong question kanina eh. It's related to imposter syndrome. Yep. Sorry, medyo ano kasi, medyo kapangalan ko siya. Kita ko si ispit niya. So, ano yun, it's like, may gumagamit siya ng ChatGPT and nagigilty daw siya sa paggamit ng ChatGPT. So, ano, ayan, so it's a topic also. Actually, talk ko siya next ngayong week eh. Sa SoftCon, so it's generative AI. So, ano yung masasabi nyo about using ChatGPT or other generative AI sa pag-dev? Sa pag-dev? Siguro yung ito lang po. Yeah. Kasi parang nandaya ka. Parang ganun. So, parang ano, or nandaya, or hindi ka talaga totoong dev. So, kasi gumagamit ka ng generative AI for coding. Actually, depende yun sa ano, sa concept na
itatanong mo kay ChatGPT or kay Bard, no? So, kung actually maganda siya, kunyari wala kang idea sa isang concept, nabibigay niya lahat ng information na, I mean, hindi niya ibibigay kung hindi mo itatanong. So, for example, what is MVC? Bibigay niya ano yung MVC. So, kung hindi mo alam yung susunod na itatanong sa, medyo, yun yung kailangan mo alamin, no? So, ano yung mga pwede mo itanong sa kanya para mas ma-maximize mo yung information na magiget mo sa kanya. And then, yung problem dun, I mean, yung hindi ako sure kung saan galing yung information dun. Pero parang nagme-make sense naman. So, ako personally, ginagamit ko siya. For example, may hindi ako alam na terms or may concept akong gustong mas maintindihan. Actually, it helps a lot. Kasi unlike pag pumunta ka sa documentation, for example, C-Sharp Microsoft, pupunta ka sa documentation ni C-Sharp, sobrang dami nun. Kumbaga, isa-isay mo. Pero kung familiar ka dun sa documentation nila, kung saan mo makikita yung ganito, mas madali mo mahanap kasi yun yung source of truth. Kumbaga, pero malaking tulong si ChatGPT kapag kunyari nagmamadali ka. Tanong mo lang sa kanya, sasagutin niya. Pero yung concern lang is kung saan galing information. Kung tama ba yung source. Yun lang yung medyo ano. Kasi kung yun yung i-feed mo sa brain mo, then di mo alam kung saan galing yung information. Yun lang. Kailangan mo lang talaga i-validate kung tama yun or kung saan galing yung information. Then imposter syndrome, normal lang yun na nagda-doubt tayo sa mga sarili natin. Kahit ako eh. Yan, kausap ko si Seiji nung nakaraan, sabi ko, parang ayoko na mag-dev, ganda-ganyan. Parang gusto ko nang maging ibang bagay. Gusto ko nang maging manager. Kasi ganun tayo eh. Hindi static yung mind natin sa kung ano yung, for example, ngayong taon, next year, iba na yung plano mo sa buhay. Kumbaga, hindi forever na dev ka. Hindi forever na designer ka, di ba? Di natin alam, baka mamaya, hindi na rin kailangan ng dev for the next couple of years. So, kumbaga, yung decision natin as kung ano yung gustong role natin in the future, hindi siya, kumbaga, it depende sa tao, how they think, how, what they want to be, no? So, for me, medyo nagta-transition ako from dev to another thing, kasi, wala lang, parang gusto ko lang i-try. Pero mahal na mahal yun din. Pero normal yun yung imposter syndrome. So huwag nyo masyadong isipin yun. Aral lang, tuloy lang. Pag may hindi ka alam, edi ChatGPT, Google mo, punta ka sa official documentation ng technology. Then practice, hands-on training. Yan. Then hanap ka din ng peer mo. For example, yan, communities. Yung na-encounter nila, may encounter mo din. And then, you will see na malang yun. Hindi ka low-minded. So, nag-improve naman yung ano. Ako, marami pa rin hindi alam sa tech. So, nag-aral ako React, pero hindi ko masyadong pinurso. Then, yung technology, yung mga svelte na yan, hindi ko alam yan. So, normal lang. Hindi mo malalaman. Walang ganong tao. For me, ang gamot sa imposter syndrome is just deploy something, you know, kahit for fun. Pero mas malaki syempre yung impact kung it's an actual project na someone uses or you got paid for it. Kasi otherwise, parang ang stuck in, ano, alam niyo ba yung tutorial hell? Lagi na lang yung tutorial ng tutorial, practice ng practice. Like, I've seen some of the oldest stuff I did. Talagang walang kwenta yung pagka-code, pero gumagana. And it was deployed. So, yun din, another... So, parang may graduation yan, from impostor. And then, biglang super perfectionist. You want to have everything nice and neat. Actually, if you're in a job, many times you don't have time to make it neat. Basta lang gumana. Lalo na if you're working on a feature. Literally, commit, push, done, no? So, babalikan ka na lang kung hindi gumana.
I think the more dangerous one is the Dunning-Kruger. Alam niyo yun? Yung kabaliktaran. Yung you've only done one or two things, tapos super, ikaw na yung god of whatever. Usually yun, that's dangerous. Kasi, but I do see it more sa data world though, hindi sa dev world. Kasi sa data, you can get very, very parang effective in a quicker span of time. Eh. Kasi usually yung bar for performance is quite low, no? Pag oh, na deploy model, kahit hindi mo naintindihan how it pero in the software dev world, you have to know a bit of detail for an app to work, for everything to work, di ba? Tapos if it's a standard back end front end thing, ang gulo-gulo na nga ng front end, magulo pa rin yung back end, no? Parang knowledge in one doesn't necessarily help the other. So I find that software devs tend to be a bit more practical. Sa mga data analysts, data scientists, it's so easy to look impressive kahit na super babaw lang ng alam mo. So I think mataas yung Dunning-Kruger effect. But later it gets, you get humbled when someone who knows actually something tinanong ka tapos wala kang masagot. So yun naman yung gamot doon sa Dunning-Kruger. You have to eat dirt, literally. Tapos in the middle, may kilala ako actually. Mukha ko nakikinig siya ngayon. Parang literally every course sa Coursera na take na niya. As in literally everything. Pero either ayaw niya or nahiya siyang gumawa ng project. Alam niyo yun? Kahit hackathon, nahiyang mag-hackathon. Pero you, pag may bagong lumabas sa training sa Google, you bet kukunin niya yan. As in literally tambak na yung CV niya ng kung ano-ano. I think that's a psychological problem actually. It's better nga to make mistakes eh. Kaya you also that parang yung sabi ko kanina, it's similar to that obsession with the one programming language to rule them all, no. Parang ganun din yung perfectionism eh. Parang you have to switch from trying not to be wrong to trying to be wrong as fast as possible para ma-check mo na agad, 'di ba? Parang yeah, 'di ba? Make mistakes. Make sure lang yung mistakes hindi super damaging. Some people can't seem to cross that. Parang great filter siya eh. Konti lang yung nakakadaan doon. Yung makakadaan doon, they get to develop very quickly. You have to get past that point. Yun lang. Okay, so, ano lang, malapit na tayo sa 2-hour mark. Okay lang yung time box natin, 30 minutes pa. Okay. Si JP nag-drop out na. So, thank you JP for your time. Kailangan niya ng ano eh, may gagawin nata siya. So, I'll take another question from the audience. Medyo mahaba to from Ara-Ara. Can I ask if you have any ideas or recommendations where we can get a job while students? Huh? Students. Medyo ano to? Pero parang yung gist ata ng question niya is how can we get experience without having experience? Parang ganun. Kasi, student ka pa lang or fresh graduate ka and companies are looking for applicants na entry level ah, with 1-2 years experience. So, what can we give Ara-Ara? Kuya Dev, nag-request to speak si Rhea, si RM Dream Dev. Ah, sige, hanapin ko uli. Nakataas yung kamay niya. Siyempre, ayan, nakita ko na. Get an internship or do a free job for some small company, mga pro bono. Pero in a way, you have to invest in communication skills kasi usually yung mga maliit na company, hindi rin nila naintindihan yan. Eh. So you have to explain it. Or you do a portfolio type project na either you partner with or you also become a digital marketer yourself. Kasi usually digital marketing involves a website, diba? So actually, ang hanap ng business, marketing, pero it ends up with you developing something. Or you join a competition or a hackathon. Parang ganun, all of the above. All of those are perfect for students in my view. For me naman, same with Doc. Freelance, yan, mga project, build your own project, and open source. So open source is actually a portal of learning. So marami kayong makikita mga experts dyan, and you will learn from them. So for GitHub, so I'm also an, yan, nag-open source din ako.
So there's a lot of forums like that, so matututo kayo sa kanila on especially for developers, and yeah, also dyan sa hackathon, because it's not just developers yung makikita nyo dyan eh. There's a lot of fields, so makikita nyo rin kung paano gawin ng isang startup or business. So yeah, that's my take. I think for me, may mga, ito nakuha ko sa Free Code Camp eh, may mga non-profit organizations that need help eh. So there are platforms out there, di ko lang kabisado kung alin sila, but you could find them on Google and maybe try to do pro bono work. Hindi siya bayad, but still work eh. And you're providing value to a company, lalo na mga non-government and mga non-profits. So try those things. And yung sabi nga ni Seiji, yung open source community andyan din. Minamalit kasi madalas yon yung contribution nito open source, but di ba parang trabaho rin yun eh. Actually, it's yeah, it's an emulation of what the job is as a developer eh. Yun na yun eh, yung collaborating with people. Mas mahirap pa nga kasi di mo kilala yung mga kausap mo dun eh. So yeah, leverage yung mga ganun, then yung nga internships and other ano other opportunities. Ano lang, commercial lang, kasi parang may nakita akong message kanina na parang hindi ko daw nabigyan ng stickers nung nandun ako sa Cebu. Kwento lang, kasi naiwan ko yung swag bag ko sa somewhere, sa CBTL ata, kasi kakamadali. Ang dami sana nang may migay, so sayang kasi I was hoping to give it out dun sa mga taga Cebu. But yun nga, medyo... Okay. So, hopefully, pagka bumalik ako, makabawi ako. Makabawi ako sa inyo. And yung mga taga-Pampanga, shoutout dyan. Sana makagawa na tayo ng event dyan. Ang tagal na eh. Taga-Pampanga kasi ako. So, yung mga parents ko. So, I want to have a tech event there some... Maybe next year, no? Okay, so next question. As you look to the future... Oh, medyo na to ah. Mabigat na naman to. What gives you hope for the tech industry in the Philippines and the opportunities it holds for aspiring tech enthusiasts? Nagpa-plan na mag-abroad, Mike. So, ayun. Pero siguro, I believe naman, I mean, we are all talented. Yeah, so I still see parang progress in the tech community, but of course there's a lot of parang things to consider here eh. Especially right now we can see that there has been a lot of breaches, so parang with that parang medyo nakaka-alarm eh, no, on the side of government industries or agencies na nagkakaroon ng ganung breach. So parang on our parang side as developers, we're parang having that less element. Siguro not as a developer, but as a citizen or as a Filipino, parang nagkakaroon ako ng ganung less confidence dun sa agencies na yun to manage my data. So, but of course, generally I'd still see some parang progress in terms of us being more exposed or having that level of skills na parang in the Philippines parang you wouldn't have to parang migrate or move to other countries just to have a decent tech job. There's a lot of tech jobs pa rin naman here in the Philippines that of course pays well as gives you more opportunities of upskilling yourself. So there's still some hope for me. Ayun. I mean, generally, in my opinion. Sorry, Doc. I can go next. Ayan. Mga ano lang. Ayan, can you hear me na? Lang siguro. Yep, better. Sige, mga thought starters and life hacks, no? One is, think of the next job as the, kasi usually you build a career after two hops eh. So
hirap pag you think job parang as